punto per punto muna tayo mga ka-vlogs para sa ating mga SSS pensioners na nag-aantay dito sa second tranche 1,000 pension increase. Ano na nga ba ang status? Bakit hindi maibigay-bigay samantalang ang ating mga social pension beneficiary na mga indigent senior citizen under the DSWD ay nagsimula na po ang dagdag 1,000 pesos ng kanilang social pension dahil nga po sa dagdag na 500 pesos na increase sa kanilang social pension mga ka-vlogs. At bakit hindi nga ba ito magawa-gawa or hindi ito mabigay-bigay ng ating SSS para sa ating mga senior na mga pensioners under sa SSS mga ka-vlogs. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka palang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo panoorin ang video na to. And sa ating mga subscribers na, hello po sa inyo, kamusta kayo? And sa ating mga viewers na gustong maging miyembro dito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button na nasa baba, no? At mamili kayo ng mga perks na gusto nyo naantyaan mga ka-vlogs, no? Be my member now mga ka-vlogs. So ito na nga mga ka-vlogs, pag-uusapan natin itong second tranche 1,000 pension increase ng SSS. Dahil mga ka-vlogs, no? Alam naman natin na 7 years na hindi pa talaga nasundan ang first tranche, no, 2017, at matagal na talagang panahon, ilang taon na ang inaantay ng ating mga SSS pensioners para sa kasunod, no, na 1,000 pesos mga ka-vlogs. So ngayon kaya ko naisip itong pag-usapan dahil nga po sa ating mga indigent senior citizen under doon sa DSWD social pension. Dahil alam nyo mga ka-SSS pensioners, nagsimula na po ang dagdag na 500 pesos na social pension increase dito sa ating mga DSWD social pension beneficiary simula ngayong February this month, no, February 2024 ay nagsimula na. Sa katunayan ay meron ng paunang nakatanggap doon sa Metro Maynila, no, Buena Mano, ang 250 na mga indigent social pension beneficiary mga ka-vlogs na personal na pong nakatanggap ng dagdag na 500 pesos mga ka-vlogs, no? 6,000 po yung natanggap nila mula sa 3,000 last year, no? Narito muna, panoorin natin mga ka-vlogs at personal itong tinanggap at nakuha ng ating mga social pensioner, no, under the DSWD program, no, para sa ating mga indigent senior citizen. Narito, panoorin natin. Sa 4 na milyong mahihirap na senior sa Metro Manila, mahigit 200 ang Buena Manong nakatanggap ng pensyong dinoble ang halaga. Tiniyak ng DSWD na kayang bigyan ng iba pa ng pensyong nasa 6,000 piso para sa kalahating taon o 1,000 piso kada buwan. At nakatutok si Marie Zumali. 250 benepisyaryo ang unang nabiyayaan sa pagsisimula ng implementasyon ng RA 11916 o ang batas na nagpapataas ng social pension ng mahihirap na senior citizen. Ang good news, hindi lang siya katiting nadagdag dahil 100% ang dagdag sa kanilang social pension. Mula sa dating 3,000 pesos, magiging 6,000 pesos na kada semestre ang makukuha ng aabot sa 4 na milyong indigent senior citizens sa NCR. Ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal ng walang sawang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Matagal na namin hihintay. Tuwa kami dahil lalo na sa akin, maraming gamot na binibili.
Ayon sa DSWD, ang dating 25 billion pesos na pondo ay naging 49.8 billion pesos na, kaya kakayanin na raw maibigay ang karagdagang pensyon. Sa mga nais mag-apply para mapasama sa Social Pension Beneficiary Program, ipaalam lamang sa inyong local social welfare office. Pero kailangan mapatunayan po ninyong kayo ay mahirap. Walang natatanggap na pensyon, walang ibang pinagkakakitaan, at wala ring natatanggap na sustento mula sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, mayroon pa raw 400,000 nasa waiting list na ginagawan pa ng paraan ng DSWD. As much as we want to include more beneficiaries, syempre kung si Alun lang po yung funded ng General Appropriations Act, doon lamang po tayo makakapagpase ng ating piyote. Naroon sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. Bago siya umalis, sinubukan ko siyang tanungin tungkol sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kasi kay Duterte, ang First Lady raw ang isa sa utak ng umano'y balak na pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary. Ma'am, baka pwede lang kayo muna na reaction. Reaction lang po ma'am dun sa sinabi pa ni PRRD. So ayun mga ka-vlogs, no, nakita nyo naman, no, ating mga SSS pensioner, nakita nyo naman na totoo, nakatanggap na ng dagdag na 500 pesos. No, mula sa 500 pesos, nagiging 1,000 pesos per month na ang pensyon ng ating mga indigent senior citizen. So balik tayo dito sa SSS pensioner na second tranche. Ang tanong ngayon, bakit hanggang ngayon hindi pa maibigay-bigay at hindi pa talaga na tatanggap, hindi mapunduhan ng SSS itong second tranche 1,000 pension increase. Kung kaya namang ibigay doon sa mga social pensioner ng DSWD, bakit hindi kayang ibigay dito sa mga SSS pensioner na talagang pinaghirapan nila ang kanilang pension, pinaghirapan nila ang kanilang contribution para magiging pensionado dito sa SSS? Bakit hindi mapundo-punduhan ng SSS at hindi magawan ng paraan na maibigay na ang dagdag na 1,000 pesos? Dahil marami na ang namamatay na mga SSS pensioner sa kaaantay dito sa second tranche, yet hindi pa rin dumarating o hindi pa maibigay-bigay. No? Kamakailan nga lang po ay nabanggit ko sa inyo sa aking mga naunang video na bumisita po sa SSS ang bagong finance secretary ng Marcos administration, itong si Rap Recto, no? Bumisita sa SSS office at personal itong nakaharap, no, ng CEO and President Rolando Macasait Ledesma. So, sa tingin ko dapat na talagang makipagtulungan ang SSS sa gobyerno, no, under sa Marcos administration para magawa ng paraan, matulungan ang pagbibigay nitong second tranche, mapunduhan itong second tranche 1,000 pension, mga ka-vlogs, no. Kung naalala nyo talaga, may video tayo na bumisita ang finance secretary doon sa SSS. And makikita nyo po yan sa official Facebook page ng SSS, no, na na-post doon ang pagbisita ng finance secretary. So, yun talaga yung insight ko, yung opinion ko, no, na itong mga social pensioner sa DSWD, alam naman natin na wala itong mga contribution sa SSS, no, and yet priority sila sa mga increase sa mga ayuda ng ating gobyerno. Sana naman ay bigyan din ng prioridad itong ating mga SSS pensioner, lalo-lalo pa itong second tranche na 1,000 pesos, mga ka-vlogs, na maibigay na talaga ng SSS, no, dahil kailangan nila yan and napangako na kasi yan. Kailangan nating tuparin, no, kung hindi kaya, kaya naman po talaga yan. Kung gustong ibigay, may paraan, no? Kung gustong ibigay ay kayang gawa ng paraan, mga ka-vlogs. So, kinaya naman nung first trans 2017, why not na hindi kakayanin ngayong 2024 na ibigay yung second trans sa dami ng mga bagong miyembro sa investment naman ng SSS. I think kumikita naman
no? At iba pang mga revenue ng SSS, kakayanin talaga yung ibigay kung gusto lang naman mga ka-vlog. Siguro, personal kong opinion, no, na bawas-bawasan na lang po ng SSS ang malalaking mga bonus during year-end, during December. Bawas-bawasan nyo po ang malalaking bonus. Bawas-bawasan nyo po ang malalaking sahod, mga cash gift nyo dyan, or iba pang ano bang tinatawag, mga incentives dyan. Bawas-bawasan nyo naman po dahil nakakahiya naman po sa mga miyembro ng SSS, lalo-lalo na mga pensioner. Nakakarampot ang natatanggap na pensyon, no? Kakarampot ang natatanggap na pensyon. Well, nung kabataan nila, during contribution days, ay talagang pinaghirapan nila yan, no? Binigay po ang tamang contribution. Ibigay nyo naman po ang tamang benepisyo pagdating po ng pension age ng mga miyembro nyo. Dahil kung ganyan kayo, kung ganyan na hindi na ibibigay ang mga nararapat na benepisyo na pinangako nyo sa mga SSS members nyo, SSS pensioners nyo, marami po ang mawawala ng gana na magpapamiyembro ng SSS. Marami po ang hihinto sa contribution. Marami po ang mawawala ng gana na miyembro ng SSS, mga ka-vlogs. So, yan po ang ating panawagan sa pamunuan ng SSS pensioner na ibigay na ang second tranche 1,000 pension increase ngayong 2024. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano at nabigyan tayo ng kaliwanagan at idea sa mga ganitong issues na dapat nating tatalakayin at ating malaman mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaaring nyo i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaaring mo nang i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaaring nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!